What a fantastic day it is, Katiezens! Isang araw na naman ang ating pagsasamahan. Ngayon, mas makikilala pa natin ang kwento ng isang inang nagbibigay liwanag sa kanilang tahanan sa ibang bansa. Kaya, let's keep the stories coming kasama ang ating featured Katiezen at Kapamilya of the Week ng TFC Connect na si Shane Abrencillo. So bilang na-share mo na din sa amin yung ilan sa mga karanasan mo dito sa Saudi, ano ba yung buhay ni Shane Abrencillo in 6 words? Una, kailangan ng full of love. Love. Sacrifice. Kailangan optimistic. Mm-hmm. Kailangan ako maging flexible. Flexible. Strong. At creative. Yes. So bakit ba nasabi mo itong 6 words na to yung buhay mo? Kailangan yung love dito, maibigay ko ng buong buo sa pamilya ko. Dito sa Saudi, ang isang ina ay may dalawang klase. Isang inang nagpupunta dito para magtrabaho upang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak nila. Ako yung part ng isang ina na pupunta dito sa Saudi. Isasakripisyo ko ang career ko sa Pilipinas para yung mga anak ko eh hindi malayo sa daddy nila. Kailangan ko lang maging positive para sa pamilya ko. Gusto ko sana sa iyo i-share yung naging unang bahay namin. Saan pa yan? Dito din sa Dama? Dito rin sa Dama. Napaka-significant itong lugar na to. Kasi ito yung naging unang shelter namin na family. Dito kami unang tumira. Dito kami nagsimula talaga. So dun talaga kayo nagsimula sa bahay na pupuntahan natin? Dito tayo ngayon sa Prince Michelle King Abdulaziz Street. May unang tumira ng family ko. So mga ilang taon pala kayo na nirahan dito? Ay, mga 3 years din. So doon sa 3 years na yun, ano ba yung mga na-experience mo sa bahay na to? Dito nagsimula yung anak ko na gumawa ng sarili niyang playground, laruan sa loob. Dito na rin nagkaroon siya ng kapatid. Sumunod na kapatid na pangalawa. Okay, so dito na nasundan, kumbaga. Pangalawa, oo. Ano yung mga masasabi mo sa mga OFW na nanay din at ilaw ng tahanan kagaya mo? Weigh your heart and mind. Endure the pain. Just leave everything to God because He will never leave you. Napakagandang kasabihan. Pero bakit pala kayo uwi ng Pilipinas? Nakailang uwi na ba kayo ng Pilipinas simula nung nanirahan kayo dito? Bali, pangatlong bakasyon na namin to. Uuwi kami ng Pilipinas kasi birthday ng papa ko. Nung unang uwi kasi namin, ayun yung time na na-diagnose siya na may colon cancer. Okay. Since ngayong December, magbe-birthday siya, tinatanong na kailan ba kami uuwi? Kasi sobrang miss na miss niya na yung mga apoy. Ako sigurado ako masosurpresa yan. So ngayon, gagawin nyo, isosurprise nyo siya. Hindi niya alam na uuwi kayo wala, pala. Actually, walang may alam sa amin na uuwi kami. Okay. Totally surprise talaga. Talagang pagdating namin, magugulat sila. Kasi lahat sila, namimiss na yung mga pamangkin nila. Yung mga bata. Exciting yan, ha? So, paano ba yan, Shane? Hanggang dito na lang ang kwento natin, ha? Ingat kayo sa biyahe. Nice meeting you. Salamat. Isang kahanga-hangang kwento na naman ang ating natunghayan, Katiezens. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, alamin natin ang sorpresang hatid niya sa kanyang ama at kung paano kikilalanin ng kanyang anak ang bayang kanyang pinagmulan. Abangan sa pagpapatuloy ng kwento ni Shane sa Pilipinas sa TFC Connect. Subukan naman natin ang tibay ng ating mga challengers sa Come On, Do the Hamon in Riyadh, Saudi Arabia. Brought to you by Ali Cafe. Hi there mga Katiezens, it's me Brian Gatdula, your resident Katiezen here in Riyadh, Saudi Arabia. At syempre pa, kasama ng Ali Cafe, rich in aroma, tastes great. Magpapaunahan lang ang bawat player na makaikot sa post habang paisa-isang iipitin ang bawat balloon sa kilikili at hita. Hi, my name is Hiner Gonzaga from Calamba, Laguna. Hello, I'm Dominic Bagatin from Iliga City. Ready, set, go! Okay, ang panalo sa ating challenge ay walang iba, kundi si Kuya Dominic! Kayo ay nanalo ng gift from Ali Cafe. Ayan. If you would like to know more about Ali Cafe, please paki-visit lang ang kailang official website at www.powerroot.com. Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld.